Yun o, kamusta mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburo ko to. So ngayon nandito tayo sa post office. Bali, pinapasok na ako rito sa loob. Dahil nga naabutan ng sarado ang ating ano, ating ibon. So, sabi wala na raw mga magpipick up dahil nga sarado na, dahil nga Sabado. So dito sa post office namin kasi Saturday hanggang 11 lang yung ano, yung open nila, pero ano tawag dito, yung deliver talaga nila Monday to Friday lang. Teka lang, susi natin, nasa na. Alright, feel ko naman buhay pa yung ibon. So yan ang pinaka big ano sa akin talaga pag dito, big na tawag dito, lesson talaga sa akin. So itong ibon na to pala is galing sa Virginia. Binili ng ating kaburo ko to na taga Florida, na si Junel, for kanyang ano, kanyang tawag dito, pang breeder. Alright, so yun nga, big, malaking ano sa akin to, malaking ano tawag dito, tawag doon? Learn. Teka, babalik ako, magkano na ako, ikot na ako. So yun nga, bali, malaking ano sa akin yun, na big learn, kung tawagin, na pwede kang mag-ship ng ano, ng Tuesday, pero pinaka gusto ko talagang ship is Monday. Para kung abutin man siya ng, malate man siya ng kinabukasan, at least meron tayo hanggang Friday. Alright po, so yun nga, buti nga, mababait yung ano doon, yung tao doon sa Pensacola natin, dito sa main ano natin, post office. Sinabihan ako na ano nga, kung gusto ko raw pick upin, and then tawag lang daw ako, na pinapasok ako sa loob. So dapat mag-ano ako eh, mag-video ako sa loob, pero nailang ako, baka sabihin nila undercover tayo. Pero yun nga, bali yun, sana buhay pa to. I-unbox ko to mamaya doon para malaman kung buhay pa o hindi na. Pero feeling ko eh, buhay pa naman, pero sana dalawa sila, buhay pa. So yup, bali 5 days sila sa box. And then ganun din yung ano ko, yung nangyari sa ano ko, sa tagtaw dito, sa sinip kong 4 na ibon dun sa California. San Diego, California ba yun? Basta yun eh, lagi ko nakakalimutan. Alright, so naabot din siya ng 5 days, pero ship ko yun ng Monday, dumating siya ng Friday. So hindi ko alam kung bakit nalilate ngayon yung mga ano, yung mga ano natin tawag dito, animal ship. Basta yun na yun. Basta yup, abangan nyo ako mamaya, tara let's go, yun muna tayo. Let's go. So yun nga mga kabaro ko to, bali nandito yung ibon, nilagay ko na rito kasi nga ano, ito make sure kung buhay yung mga ibon. Ito yung ano natin, bus natin. Nandito sila. So dalawa sila, buhay mga kaburo ko to. Grabe ang ganda, laki. Malaki tong ibon na to. So ito sila, kukunin ko lang. Then kayo namin kagad dati to ng ano, pagod. Ano, stress na stress. Ito ba naman, 5 days ka sa ano. Ang laking ibon na ito mga kaburo ko to. So ito siya. Napakaswerte na nakabili na ito. Wait lang, na-stress na to. Isipin nyo, 5 days, pero laki pa ng katawan. Ito yung cock. Yan. Ito. Ganda ang cock na ito. Yan, ito yung cock. Yun o. Tapos yung hen, ito naman yung hen. Easy, guys. So, ito naman yung hen. So, ano to? Mga kaburo ko to. Magkapatid. Yeah, ito yung hen. You know? Grabe, may ano pa. May parang ano. May parang puti sa mata. So, yun nga mga kaburo ko to. Bali, dalhin ko muna to sa likod para mapainom at mapakain natin, dahil 5 days na pong walang kain. So tara, let's go bago pa dumilin. Alright. Yung mga kabro ko to, bali nagbigay na tayo ng
patuka tapos ng tubig, tapos bibigyan natin sila ng pang-recovery nila. And then ito yung mga ibon natin. Ngayon lang din tayo nagpakain kasi nga natulog tayo. Ayun, no. Abangan niyo to, makakaburo ko to. Ito yung mga pangalan natin talaga, pambakbakan. Alright, so pakain naman tayo rito sa ating mga warriors. Ito yung mga ano natin, nag-aantay na sa atin. So tignan natin kung gaano sila kasisig lang kakain ngayon. So tara, let's go. So yun nga, makakaburo ko to. Bigay na tayo. Yan ang mga ibon natin, grabe. So patula. Ayan. Kung mapapansin nyo, yung patuka natin medyo nagbago. Yan. Nagkaroon tayo ng mga small seed. Tapos nagdagdag tayo ng corn. Tapos itong black ano, sunflower. So bakit yung ginawa yan? Kasi nga, kailangan na nila ng energy. Tapos ng muscle. Tapos ng pang ano nila, carbo. Yung carbo is yun yung ano, doon sila kumukuha sa sunflower. Tapos sa ano, sa mais. So yan yung mga isang source nila na kinukuhanan para umano, tawag ito, tumatag sa haliparan. So, yup. Ito yung ibon, no? Ito yung mga ano natin. Bukas dapat magte-training tayo ulit, pero ano, tawag dito, ah, medyo pangit yung panahon. Kaya mangyayari, pahinga muna sila. At least kanina, nakakita nyo naman namin yung sa last video natin. Kung napanood nyo yun, makikita nyo is lumipad sila ng 3 hours, mga kaburo ko to, sa 42 miles. I mean, ano lang sila, kumbaga isang oras, 20 minutes, nandito na sila sa ano natin, sa area natin, pero umabot pa sila ng 3 hours na liparan dahil nga sa kalaban na ano, umaatake sa mga ibon natin. So, ano talaga, tawag dito, nakaka-bad trip yung ganon. Pero, ang maganda doon, yung kalaban natin ang tumutulong sa kanila kung paano sila tumatatag sa liparan. Alright, so dito naman tayo sa ating mga stock bird natin na ating inaano rito, sinesave. Yun. Alright, so medyo na tayo nakapaglinis dito pero okay lang kasi tuyo naman yung mga dumi nila. So, hindi laging malinis. Pero okay lang yung mga kaburo ko to. Ang importante, tuyo lagi yung ano, yung ano nila. Tawag dito. Yung kanilang inaapakan. Kasi kapag kabasa yan, doon ka makakuha ng mga ano, makakuha ng mga sakit, mga, tawag dito, sinatawag na paliling, mga ganyan. Pero kung tuyo yan, mga kaburo ko to, okay lang yan. Alright, so yung naiapat tayong itlog dyan, nilagay ko lang yan dyan. Kasi makulit yung mga ano, makulit yung mga lahor, itlog ng itlog, ang bibilis din ang mga itlog. So ginawa ko, pinabayaan ko na dyan mga itlog yan. Tapos naglagay ako dyan ng ano, tatlong ano yan, tatlong mga pangarerang ano, mga good bloodline na tinatawag dito sa kampo natin, dugo ng ano natin, ng Wolverine, tapos ng tawag dito ng Maharlika natin, yung mga nagmamano winner natin, mga kaburukot ko nilagay ko dyan kasi nga first egg, kasi nga nailagay ko rito yung ano natin, yung hen natin kung sino-sino yung pumatong, and then nilagay ko rin sa ano natin, tawag dito sa breeder cage. So ang nangyari, ano tawag dito, nang itlog sila after 2 weeks. Pero syempre, gusto ko pa rin yung clear. Kaya ginawa ko, inalis ko. So ngayon, may itlog na ulit sila after 1 week. So good news yun, mga kaburo ko to. Yun talaga, anak na talaga ng ano yun, ng Wolverine. So dito, di ko alam kung may mapipisa rito. Ano lang to, kumbaga parang bahala na sila. May isa siyang itlog dyan, hindi ko alam kung ano. Pero kung mapisa, pababayaan ko na rin, mga kaburo ko to. Alright, so yung mga ibon natin, and then good luck sa atin, mga kaburo ko to. Itong lahor, ano, roller yata yung roller. Di ko alam kung pakakawala ko, naaawa ko na ewan, pero born to die sila rito sa kampo natin. So, ito, malapit na itong bumalik sa team.
Yan, yung dark check na yan. Ang layo niyan is Catrice na nakakaroon sa ano, sa Cannibal. Yan, dalawa silang magkapatid, Catrice Cannibal. Tapos yung inbreed natin, nasa labi inbreed natin. Ito. Lumitaw na rin yung pakpak. Saka yung kulay niya sa leeg, lumabas na rin, mga kaburo ko to. So, I think na mga ano na lang to, 2 weeks. Kasi yung buntot niya, lumitaw na rin yung buntot niya. 2 weeks, mga kaburo ko to, ready na ready na to. And then yon yung hen na to. Yan, ready na ready na eh. Wala lang buntot yan eh. Pinakawalan ko siya kahapon. Pinaano ko lang siya, tag dito, anong sang araw. Pinaronda ko lang siya, napansin ko pagka lumalaan din siya, sumasobra siya. So, balik muna siya rito. Mahirap lang ano eh, baka atakehin eh. So, yep. So, yun nga mga kaburo ko to. Ito yung isa natin ano, yung tawag dito, Catrice. Pati yung hen. Tignan natin, sana may balik ko na sila soon sa ano, sa team at matraining na natin yung mga ibon natin na yan. And then, yeah, good news yung nangyari dito mga kaburo ko to sa ano natin ha. Sa mga warriors natin dahil ang ganda ng pinakita nila. Nag-jump kagad sila ng 42 miles kahit wala pa silang toss masyado dun sa area na yun. Pero iba talaga kapag kapatag ang ano, nililipar ng mga ibon natin. Pinapakita nila yung bangis ng utak nila. And then, pagdagat nga lang, medyo nalilate sila dahil natatakot silang lumipad dun sa karagatan. Alright, so yun nga mga kaburo ko to, bali maraming salamat syempre kay Junel, nandito na yung ibon niya. And then sa ano, kay Kuya Glenn na nagbenta sa kanya ng malupitang ibon na nandito na. Alright, so yun nga, hanggang sa muli. Ako nga po pala ulit si Brown G at welcome sa akin channel. Peace out.